What's up YouTube? What's up everyone? And of course, mga tisoy, mga tisay, welcome back to my channel, Tisoy Tayo. And today is another day na naman guys para mag-react tayo sa isang panibagong videos. Right? Ito ay patungkol sa mga kakaibang nilalang na nakuhaan ng kamera sa loob ng simbahan. Alam nyo naman guys, no, before natin pisan to, simbahan is the place where people praise. Nakatulad natin, nagsisimba tuwing Linggo. Welcome to my channel, Tisoy Kaayo. Before natin umpisan to guys, this video is credit to WinYT. Nakikita nyo man dyan sa my screen guys, andyan sa taas, no? So, please subscribe WinYT. Ito ay magandang istorya patungkol sa loob ng simbahan kung saan ay nakakita tayo ng mga iba't ibang uri ng mga kababalaghan or shall we say ghost sa loob ng simbahan na ipapakita. Na kung saan ang simbahan ay para ay tahanan ng Diyos. Okay? Tahanan ng Amang Diyos. Alright, so let's go. Huwag na natin patagalin pa. Samahan niyo ako, mga tisoy, mga tisay. Patid, sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong pangyayaring nakuhanan sa loob ng simbahan. Alam naman natin na ang simbahan ay ang isa sa pinakamagandang puntahan para magdasal at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sinasabi din na ito ay ang tahanan ng Diyos. Yes. Marami ang mga taong talaga namang nagpupunta na dito pagsapit ng Linggo, yeah, upang magdasal at magpasalamat sa biyayang ibinibigay sa Amen atin. Pero kapatid na Win, paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob ng simbahan ay may mga kakaibang nakita? Maniniwala ka ba? Pero bago tayo tumungo dyan, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya, ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. So tara, simulan na natin. Number 8. Sa video na ito kapatid, makikita na lahat ng nasa loob ng simbahan ay tahimik at nakikinig sa misa. Taimtim na nagdadasal at nagpapasalamat sa biyayang ibinibigay sa araw-araw. Pero sa pag-ikot ng kamerang ito o ng videong ito, may isang nilalang na hindi inaasahang makuhanan ng kamera. Oh? Kuha ang videong ito noon pang 2017 sa isang simbahan sa ibang bansa. Christian Makikita Church, naman guys, isang ha? Batang tulog mga sa balikat ng kanyang ina. Ngunit sa likod nito ay may isang nilalang na tila nakikisama sa misang iyon. Ito ay parang transparent, hindi maaninag ang muka at tanging belo lamang ang nakikita sa kanya. Marami ang mga nagsasabi na ang babaeng ito ay namatay bago pa ikasal dahil nga sa kasuotan nito. Number 7. Dito seven. Naman kapatid, ang Our Lady of Guadalupe na matatagpuan sa Hobbs, New Mexico ay alam mo bang nagkaroon ng isang himala dahil sa ito ay umiyak. Marami ang mga taong nagtaka at hindi makapaniwala na ang isang estatwa ay nagawang si maglabas Mary ng luha. Kuha ang video ito noon pang taong 2018 at magpasa hanggang ngayon, kilala ang Our Lady of Guadalupe dahil sa ginawang himala nito. Panoorin natin ang video. Okay. Panoorin natin guys. Ay makikita sa mga mata niya, lumuluha. Same like in the Number Philippines. Number 6. Ang tao sa Bell Tower. Kapatid na Win, ang video na ito ay kuha noon pang taong 2017 ni Cherry Wolf kung saan siya ay papasok na sana sa Vatican.
Ayon sa salaysay niya, habang siya ay naglalakad, naisipan niyang kumuha ng mga litrato at video. Sa una niyang paglalakad ay wala naman siyang napansing kakaiba, payapa ang paligid at tanging mga tao lamang ang kanyang nakukuhanan. Ngunit nang siya ay papasok na sa Vatican, hindi niya sinasadyang mavideohan ang isang kulay itim na nilalang na nakatayo sa tuktok ng bell tower. Oo nga, oh. Kung may mga magsasabi na tao ito, hindi po kapatid, dahil sa taas niyan ay walang taong makakaakit diyan. Para sa akin, ang tuktungan niya ay napakaliit na maaaring malaglag kung sakaling tao ang naririto. Ikaw, ano sa tingin mo ang bagay na iyan? Para sa akin, shadow na multo, yan, ghost. Number 5. Ang videong ito ay tinatawag nilang Levitating Host, kung saan ipinablish ito ni Brigman noong taong 2019. Makikita na ang pare ay nagsasalita at nagpapamisa sa mga tao sa loob ng simbahan. Okay. Pagmasdan natin. Catholic Church, guys. At yun nga, nang inipat ng pare ang kanyang kamay sa may ostya, yun, bigla na lamang itong lumutang na para bang may tali. Jesus Christ. Isipin mo yun, ay, kapatid, ano yun? Hindi niya naman hinawakan ang bagay na ay, yun. Tali. Pero bakit lumutang ng bahagya? Lumutang pala yung plato, sorry. Sabi ng karamihan, ito daw ay yun, isang milagro sa loob ng simbahan. Yeah, oh, tignan natin siya, oh. Oh, muli ang video. Oo nga. Lumutang. Ayun! Gumagalaw pa. Milagro to. Naniniwala kayo sa milagro, mga tisoy, mga tisoy? Ako naniniwala ako. Number 4. Christ opened his eyes. Kapatid, sa video na ito, alam mo ba, na bigla na lamang dumilat ang mga mata ng ribultong ito, kung saan talaga namang ikinagulat ng lahat. Kuha ang videong ito sa Chapel of the Cathedral of Saltillo, Mexico. Oh, sabi sa niya, Mexico. Balak niya lamang kuhaan ng video ito para may remembrance siya sa pagbisita niya dito o pagpunta niya dito. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang itong dumilat. Kuha ang ayun, video ito ko noon pang August 2016 ayun, dumilat, kung saan Jesus talaga Christ, namang miracle, nag-trending happen. Ito sa mundo. Marami ang mga taong napamangha God, at hindi makapaniwala. Marinig na nagmimisa ang lahat nang bigla na lamang itong dumilat. Panoorin natin muli. Ayun. Ayun, oh. Tapos gumanon siya, di ba? Nakikita niya naman. Yun! Number 3, guys. Ang simbahan na makikita mo ay alam mo bang ilang dekada nang nakatayo at ito ay ang Michigan Atwater Park Brewery Renovated Former Church at isa rin daw sa Haunted Church. Haunted Church. Ipinablish ang videong ito noon pang April 2018. At alam mo ba, guys, na pinasok ito ng mga paranormal expert para malaman kung totoo nga abandoned bang may church nagpapakita na siya, ano at ba, nagpaparamdam church sa simbahan na hindi ito. Hindi pa siya abandon. Take note, kapatid, itinayo ang simbahan na ito noon pang 1930s. At yun nga, naglagay sa... Ganun, guys, no? Nakakalabot na miracle happen. Sa, mostly sa loob ng mga Catholic Church, ganun nangyayari. Kasi we are, me, myself, as a Catholic, I divorce as a Catholic. So, naniniwala ako dyan sa mga miracle bagay na yan na nagpapakita. No? Pero, before na naman yan na... iniimbestigahan pa naman yan ng ano eh, ng mga Catholic mga pari na ano diyan sa pag-iimbestiga yan kung totoo ba o hindi, di ba? So, nasa sa inyo na lang, guys, para sa akin totoo siya, miracle happened. So, it was long time ago. Ito na nga nire-review niya na nagpapakita sa loob ng simbahan. So, all right, so let's go. Continues natin. Sila ng mga kamera sa loob nito at sa hindi naasahang pangyayari, may nakita silang isang kakaibang bagay at ito yun. Makikita ang isang mabilis na bagay na dumaan at bigla na lamang nawala. Para bang sila ay pinaglalaruan? Ayun, oh.
Nagtaka yung mga paranormal, click to ha, sabi sa ano, Detroit Paranormal, paranormal pala tong grupo na to. Ayan sila, pati yung mga paranormal expert nagtaka. Number 2. Sa video guys, naman ito kapatid, pinasok ng magkakaibigan ang isang chapel para mag-explore at para Muslim makita kung totoo nga ba ang mga bagay na nakikita at naririnig ng mga tao dito. Mm-hmm. Sa pagpasok nila sa loob ito, ng chapel, nakikita na puro kahoy ang loob nito at walang ni isang bakal o semento. Sa kanilang pag-akyat sa itaas, by the way guys, sa mga kwento-kwento dati, no, sa mga matatandang kwento, no, so ang sinasabi nila na the quiet place is cemeteryo daw kumpara daw sa simbahan. Kasi sa simbahan marami kang kababalagan na maririnig at saka magpapakita sa iyo. Not like sa cemeteryo daw, as in pagkagabi na quiet 'yun yung pagkaintindi ko guys, 'yun yung mga narinig ko dati, yung mga pinagsasabi guys. Mas maingay sa loob ng simbahan, mas nakakatakot daw sa loob ng simbahan pag ikaw mag-isa kumpara doon sa cemetery. Iwan ko lang, bahala kayo kung maniwala kayo sa akin o hindi. Yan lang ay narinig ko lang sa mga sabi-sabi. Okay, let's go. Continuous natin, guys. Nakarinig sila ng pagtunog ng isang piano. Yan. Dito ay kinilabutan silang dalawa dahil sa lugar na iyon ay wala naman talagang pianong nakalagay. Hmm. Dito ay bahagya silang napatigil at pinakinggan nila ito ng mabuti. At totoo nga, may naglalaro o may nagpiplay ng piano ng mga oras na yon. Doon, sila ay nagtakbuhan na papalabas. Someone's gonna fall out of there. Man, shut up. I can't. Oh, God. I'm so scared. Oh, my God. Turn the yan o, may piano. Narinig nyo, guys. Yan o. Hala. Okay. Tutungo nga. May tumutunog. Number 1, Ghost yan, number one, Bride. One. Naniniwala ka ba kapatid sa mga Ghost Bride? Kung ako ang tatanungin ay oo. Alam mo ba? Ako din, naniniwala din ako. Sa simbahan na ito ay may nakitang isang multo bride na, to, na kung saan nakuhanan ito ng video. Ito ay isang abandoned church na ginawa pa noong 1870 ni William Henry. At ang video namang ito ay inupload noong March 2020. Eh, na hindi mapakali. Sa pag-explore nila sa loob ng simbahang ito, ay alam mo ba na may narinig silang isang yapak ng paa na parabang napakabigat. At ito ay galing sa kabilang kwarto. Agad nila itong pinuntahan at nagulat sila nang biglang may sumulpot na bisita. Panoorin natin ang video. Sige nga. Ayun oh. Oh. Oh my God, nakakatakot naman. Ayun, wala na. Guys, hanggang doon na lang, no? Yun na nga. Kung inyong kung inyong makikita ay mga walong kamangha at kababalaghang nakikita sa loob mismo ng mga simbahan, mostly sa Catholic Church. So being Catholic, gano'n na, marami na rin nangyayari yan sa Pilipinas, ito sa iba't ibang mundo eh. So, kayo na lang po ang humusga guys, no? Kung para sa inyo totoo kasi naging viral siya buong mundo, no? So, kayo na lang humusga kung totoo man siya o hindi. Is it real or fake? Para sa akin kasi, naniniwala ako sa mga bagay na gano'n kasi not only in other countries but also in Philippines it happens. Okay, so that's it guys, no? Before we end this one, please again and again subscribe to Win YT. Okay, ganda na yung mga narration na story yung ginagawa niya dito guys, yung content niya very very good talaga. I like it. And of course, don't forget to subscribe me Isoy Kayo channel. What you gonna do is just click like down below, comment and share, and of course hit notification bell for more videos to come na i-react natin at para ma-update kayo sa mga videos, panibagong videos na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. So that's it guys, nasa sa inyo na yan, maniwala kayo o hindi, basta ako naniwala ako. Alright, so God bless us all, thank you for supporting me
Love you all. Bye-bye.